Sa 13 years ko sa showbiz, hindi lang ako nakilala sa pagiging singer, actress at TV host. Nakilala rin ako sa iba't ibang pangalan, mula Rita Iringan. Pero ito yung gusto ng mami ko eh. Naging Rita De Guzman, ang dating winner ng children's reality singing competition sa Popstar Kids noong 2005. Ngayon, pumapapel na bilang mahusay na kontrabida at singer. Remember my name? Rita Daniela. Dito sa set ng family drama series na may special tatay sa Taguig, dinalaw ng aming team ang singer at aktres na si Rita Daniela. Hi everyone! So nandito po tayo ngayon sa set ng may special tatay at meron akong 2 sequences lang na kukunan ngayon. So yun, tara pasok tayo dun sa aming dressing room, yan, sa aming standby area. Let's go! Sir, Ken, sorry, pwede po magpa-pictures? Ipinakilala kami ni Rita sa kanyang co-stars. Una na siyempre sa gumaganap na special tatay na si Ken Chan. Pwede, kaya lang magagalit ka na naman sa akin eh. Kaya ka magpa-picture ka na ulit. Ano yung, ito yung tunay na buhay? Ay, hello sa tunay na buhay. Gusto niyo pong kunin yung tunay na buhay ni Boyet po? Ako hindi. So paano yun? So, ayun po si Ken Chan. Hello po, hello sa inyong lahat po. Huh? Bilang katrabaho, si Rita, alam mo, sobrang sarap katrabaho nito. Kasi ikaw yung tipo ng artista na totoo. Yung kung ano yung what you see, what you get is what you get. Yun ka. Kasama rin dito ni na Rita at Ken, ang dating child star at ngayon teen actress ng si Jillian Ward. Maingay po siya at matakaw po siya. Oh my God! At tama po siya po ni Kuya Ken, totoo po siya kung ano po yung nakikita niyo. Yun po talaga siya sa totoong buhay. Thank you! So, yun na lang kayo magagawa. Yun talaga. Yan na. So, ito po si Miss Olivia, Mr. Revelizaga! Bakit ang ingay-ingay nyo? Sa may special tatay, nagbabalik showbiz din ang veteranang aktres na si Teresa Loizaga. Pagkakausap mo siya, hindi mo nararamdaman na parang ang tanda-tanda mo na. Tapos, jugets yung kausap mo. She's very mature. And towards work, her attitude towards work is a very mature, responsible attitude. Ang galing niya. Malaki ang pasasalamat ni Rita at ng buong cast and crew ng My Special Tatay dahil sa mainit na pagtanggap ng mga manonood sa kanilang programa. Well, I think siguro kung bakit nagiging successful yung My Special Tatay. Kasi yung bond namin, you know, we're working as a team. Pagkatapos niyang mag-taping, sinamantala ko na ang pagkakataong bisitahin si Rita. Hi, Rita! Hi! Hello po! Nako, kung marunong lang ako kumanta, sinabayan ko na yung pagtugtog mo. You look so pretty today. Thank very you. Summery. Thank you so much. Subukan ko lumabas na sabi sa itong sapatos ko lalapit. Sa mahigit 10 taon niya sa showbiz, hindi na raw bago para kay Rita ang gumanap na kontrabida. Pero isang panibagong hamon daw na maituturing ang papel na ginagampanan niya sa May Special Tatay. Okay, nako Rita, may papakita ko mga ilang larawan sa'yo. Ipapaalala yung mga naging mga highlights ng buhay mo. All right, this one. Saan nangyari to? My Special Tatay, PressCon, GMA. PressCon. How did you get the role? Did you have to audition? Ano ba I yan? Did. I have to, but actually it was the first time it was offered to me. I said no na kasi bakit? First time ako magkakaroon ng anak, first time din ako magiging pokpok. Okay. So, syempre po, inisip ko, natakot ako eh, kasi paano kung matypecast ako? Kasi ganun yung nangyari sa akin nung kontribida ko, right? Oo. Nahirapan ako umalis dun sa box na yun. Inakala ng marami na hindi lang sa mga teleserye mataray at palaban si Rita, kundi maging sa tunay na buhay. Kaya naman hindi rin nakatakas si Rita sa mga intriga. Para na-intriga kasi that time kasi I was, working on my scholarship in Binil. Mm-hmm. So, every time na hindi ako nasa set, malayo ako sa tao. I go straight to my dressing room and study and review. Pero siguro that time, they felt na parang masyado akong aloof. Kumusta? Okay. Yeah, kasi they thought na parang may attitude ako. And so you wanted to quit? Yeah, kasi ano rin, na-feel ko rin na it's not helping me anymore.
Naapektuhan ako sobra na yung mga words, yung puyat din. Kasi yes. Pagod ako, tapos may iba pa akong inaasikaso. Kinain ako nun. And it's not helping me anymore. Dahil daw dito, nagdesisyon noon si Rita na iwan na lang muna ang showbiz. Pero lubos daw ang pasasalamat niya sa kanilang direktor na si Gina Alahar na tumulong para mapag-usapan at maayos ang issue. Siguro because of her looks at yung, alam mo yon, kasi matapang yung mukha niya, so meron lang siyang gawin na isang gesture or may gumana lang, parang napapagkamala na suplada. She was misunderstood. She was misunderstood. Kasi I don't think nature niya yun. Nature niya na mong bastos ng kapo artista. Gaano katagal ka nag-leave? 2 years. I really quit. I did. And one thing is for sure, I wanna finish my school. September 15, 1995, ipinanganak si Rita Daniela de Guzman Iringan, na mas kilala natin ngayon bilang si Rita Daniela. Bunso sa 4 na magkakapatid, tubong Paranaque ang kanyang pamilya. Ilan taong ka nito? 3 years old. And ano ang pangarap mo nung bata ka? Wala, mas mahilig lang talaga ako sa arts. Yun lang yung masasabi ko. Anything that is connected sa arts. Oo. Na kanta, sayaw, arte, pagpapaganda. May ano ganun ba yung harap ka sa salamin tapos sa arte ka? Grabe! Many times. Mm-hmm. As in, magugulat nila yung nanay ko, nakaharap ko sa salamin, bilang umiyak na ako. So magtatanong sila, oh, ano nangyari sa'yo? Talaga? Wala po. Sinong idol mo nun? Jolina Magdangalan forever. Always. Oo. Jolina Magdangal talaga. She's my idol forever. Actually, maliit pa. Talagang, ano siya, dancer siya. Itutungtungo lang siya sa upuan, sa table, o kahit saan, na parang feeling niya nasa stage siya. Magpe-perform na siya. Gusto niya may pumapalakpak sa kanya. Gusto niya isasabihan mo siyang very good, ang galing mo. Yung gusto niya yon. So tuwing mayroong event sa school niya, lagi siya pinapatawag ng mga madre kasi talagang favorite siya ng mga madre sa school. Doon siya na-enhance. Tapos kami lagi sa bahay, sasayaw kami, kakanta kami. Tinuturo ko siya paano humarap sa mga tao, sa mga mag-perform. So, very lovable lang talaga si Rita. Masasabing nasa dugo ni Rita ang pag-aartista. Lolo niya ang yumaong aktor na si Teroy de Guzman. Okay, next picture. Si Lolo Teroy. Teroy de Guzman, yes. Oo. So, may lahi kayong artista talaga. Opo. Anong kwento kay Lolo Teroy mo ang pwedeng ipinasa sa'yo na pinangahawakan mo pagdating sa trabaho? Being professional and being respectful sa mga katrabaho, yun yung palagi pong kinukwento sa akin ng mama ko, lalo na daw sa babae. 10 taong gulang si Rita nang mag-audition siya sa reality singing competition na Popstar Kids taong 2005. Ito ang 10 years old ka. 10, yan. Nagalaro yan sa 10, 11, 12, yan. Sinong nagdesisyon na pasalihin ka o ikaw ba? Ako po talaga. Walang nagawa nanay ko. Isa sa mga kapwa niya contestant dito, ang ngayon binansagang Asia's Pop Sweetheart at kapuso rin nating si Julianne San Jose. Si Rita, ever since na nakilala ko siya, sobrang passionate niya about music, about her craft. Tapos wala, sobrang jolly lang niya, sobrang mahilig talaga siyang kumanta, tapos sobrang approachable niya sa lahat ng mga tao. Ang kauna-unahang Popstar Kid, I see Rita Iringan! Si Rita ang itinanghal na Grand Champion sa Season 1 ng Popstar Kids. Sa kanyang pagkakapanalo, nagbago rin daw ang pakikitungo ng mga dating nambubuli sa kanya. Eseta, parang you wanted to prove yourself, mm-hmm. Kaya ka sumali ng Popstar Kids. Yes, I have to say. Baka ito yung way, baka bumait na sila sa akin. Baka they would treat me well na. Yes. Ganon. So nung yun na nga, true enough. Talaga? True enough, yes. Nung nanalo ka? Ganon sila sa akin, uy, nakita ka namin sa TV. Tapos binibigyan na lang ako ng baon, sinishare na lang ako ng baon, ganon. Sa pagtatapos ng contest, muling nagkasama sina Rita at Julianne bilang 2 sa 5 miyembro ng teen musical group na Sugar Pop. 2 years kami sa Sugar Pop.
Tapos na-disband kami after 2 years. So si Rita, siya yung ano namin, pagdating sa mga harmonies, siya yung pumapagitna yung melody, tapos maganda kasi sa boses, soulful yung boses niya. At the same time, parang hinihele ka din kapag narinig mo yung boses niya. Mula sa pagkanta at pagsayaw, ikinuwento naman ni Rita kung paano siya napasok sa acting. Hello, ne. Hello, po. Taong 2007 ang mag-audition at mapasama siya sa cast ng drama adventure series na Asian Treasures. Dito niya unang nakatrabaho si Gina Alahan. So major role ang naging major role siya. Saka ito yung time na nagamit ko rin yung ginagawa ko sa salamin. Sabi sa akin na direct Gina, okay, ito yung camera ko. Iyak ka ha. Gusto ko unang tulo ng luha mo sa kaliwa. Sa kaliwa lang. Nagawa? Kaliwa lang. Naman. Yun yung unang tumulo. Pero syempre, sunod, tumulo na yung iba eh. At least kuha na yung kaliwa. Nakuha yung kaliwa. Taong 2013 naman ang makabilang si Rita sa remake ng drama series na Villa Quintana. Villa Quintana, oh my God, Villa yes. Villa Quintana, kontrabida ka also, naman. Also, direct Gina Alahar. Wow! She is one actress that can be trusted, to essay a certain role, to, you know, whether kontrabida siya, or mabait siya, yung gano'n. Tingin mo bakit ka-effective na kontrabida? Maybe it's because of my look. Sabi. Or maybe rin siguro, mas pinapagana ko yung mas ako na totoo. So as much as possible, as much as I can, kung anong role yung ipoportray ko, kailangan totoo siya. Andali, mataray ka ba sa tunay na buhay? Hindi eh. Hindi. Alam mo, yung parang hindi naataka siya itong mga mamahaling nipog sa maleta mo. Alam mo, kaysa itapo na lang ni Homer, arbor ko na lang. Taong 2017 naman nang gumanap siya bilang si Maureen, ang lutang na sidekick ng kontrabidang si Rosette sa drama series na Impostora. That's Impostora. Ka. Impostora? Oh, that's also parang nananampal story. Ka dito ah. Kakaiba dito kasi, kontrabida na naman sabi ko, Bias, ito na ngayon nag-quit ako, di ba? So, paano siya magiging iba? So, ginawa siyang comedy kontrabida. Eh, nag-boom. Sobrang nagustuhan ng tao yung Maureen and Rosette tandem. Kailangan palagi siyang maganda. Mayaman siya eh. Oo. Pero yung... Ganun! So kaya bumenta siya sa tao. Kasabay ng television at movie projects ng singer at aktres na si Rita Daniela, ang pagsalang din niya sa mga musical plays sa teatro. Isa na rito ang katatapos lang na Eto Na, musical na po, kung saan tampok ang mga awitin ng Apo Hiking Society. Kung merong kang natutunan sa teatro na dinadala mo sa showbiz, ano yun? O sa buhay, ano yun? Professionalism. Professionalism. And discipline. Oo. Oo, at saka ano rin, iba kasi hindi siya, hindi lang yung sa pagtrabaho yung matuturo niya sa'yo eh. Mm-hmm. Kung paano mo rin dadalhin yung buhay mo. Yes. Kasi ano siya eh, like you know, yung preparation 2 months, every day. Every day. Every day. 2 months. And ilang shows lang gagawin niyo after that. Yes, yes. Isa rin sa mga project ni Rita na talaga namang pinag-usapan ang kanyang sexy pictorial para sa isang men's magazine. So ano yung naging advocacy mo? Naging purpose mo? Body positivity. Mm-hmm. Naranasan ko yung maging bullied ka at i-discriminate ka ng tao. Kasi I used to be so... Dahil sa katawan just mo. Just like that. Mas finocus ko yun, yung interview ko dun sa self-love. Right, right. Kasi iba na eh, nagagawa ng social media na parang everyone's adjusting their standards for earthly things, for worldly things, and hindi dapat ganun. Sa pagpapatuloy ng aming kwentuhan, ipinakilala sa akin ni Rita ang kanyang fur baby na si Kikai. Siya talaga yung masasabi kung nakita niya lahat, kung ano yung na-witness niya, kung ano yung journey ko from bata ako, bata kami. Kasi nakuha ko siya baby talaga, palad ko lang ganito siya kaliit. Tapos ito na siya. Ang pangalan ng kanyang alagang Shih Tzu, hango raw sa personalidad ni Rita sa totoong buhay. Ever since I loved makeup, I said to myself when I grew up, I will be a makeup artist one day. Oo. Ay, ang look mo ngayon, ikaw lang ang nag-ayos yan. Yeah. Anong basic sa'yo? Blush on. Siyempre. Para hindi pale, ano? Oh. Oo, kasi ano, ewan ko, depende siya sa ano eh, sa mukha ng tao. Ako kasi, may blush on lang, may kulay lang ito. Buhay na ako kahit wala akong kilay. Taong 2015 nang maglabas si Rita ng kanyang self-titled album. At syempre, hindi na rin namin pinalagpas ang pagkakataong marinig ang magandang tinig ni Rita.
Isang awit ang sinulat niya mismo para sa ating programa at kanyang kakantahin sa saliw ng kanyang ukulele. Nagising ako na may liwanag, natutong sumugal na may takot sa Diyos. Basta kasama siya, ako'y di makakapos. Tanggap kong kanyang hangarin sa'kin, ganun din aking mga layunin. O walang iba, sa kanya ako'y kakapit. Siyang nagbigay at magbibigay pa ng walang hanggan ang kulay para sa'king tanging ting tunay na buhay. Pursue your passion and you'll find your purpose. Ito raw ang natutunan ni Rita Daniela na sa murang edad ay sinubok at hinubog na ng industriyang kanyang minahal sa tulong ng kanyang pamilya at pananampalataya. Ngayon, unti-unti nang nagbubukas ang mga oportunidad at isa-isa na niyang naaabot ang kanyang mga pangarap. Anong aral ng tunay na buhay ni Rita Daniela? Life is short. No, anything that you do, people always say something to you. It's either good or bad that you do. So might as well just do your thing with a purpose. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.